Yo, what's up? Nagbabalik na naman tayo sa ating printing content. So, ito ituturo ko lang sa inyo kung paano nyo makukuha yung perfect circle na hindi nyo na kailangan mag-offset ng kulay white. So, ganito yung ibig kong sabihin, no? Kuha lang tayo ng sample dito. Bali kasi ang mga nakikita ko sa mga baguhan na nagtatayo ng sticker printing, nilalagyan nila ng offset lang na kulay white. So, ibig kong sabihin, ganito. So, halimbawa, ito yung sticker ni customer. Naglalagay siya ng offset na white dyan. Tapos, ang magiging output niya nan ay ganito. Yung nakikita ko madalas, yung merong output na ganyan na gilid sa may outer edge nila na may kulay white. Ituturo ko sa inyo kung paano na hindi maging ganito yung inyong mga output. So, magsimula na tayo. So, unang-una, no, syempre magsisimula tayo sa logo ni customer na circle. So, ito, yung binigay ni customer na logo or yung image ay merong pang background. Tanggalin nyo muna yung background niya. Ito, i-trace nyo lang. Napakadali lang naman na ito. Alam nyo na to. At itinuro ko na sa inyo to. Kung hindi nyo pa napapanood yung video upload ko ng ganito, no, panoorin nyo na lang. I-check nyo na lang yung aking mga latest upload or mga previous upload. So, ganyan. Tanggalin nyo na. Nakuha na natin yung pinakabilog. I-click nyo lang yung trace and detach. Okay yan. I-delete nyo na. So, eto na yung inyong mga logo. So, sabi ni customer, gusto niya na size ay 2.5. So, gagawin natin 2.5. So, eto na yung 2.5. So, eto na yung sinasabi ko nga sa inyo, no? Yung ginagawa lang ng iba, ganyan lang. Tapos, in-offset lang nila ng konti. Ganyan. Tapos, eto na yung magiging output niya. Yung pinaka-output talaga na sticker. So, ang ituturo ko nga sa inyo, hindi na ganito yung gagawin nyo. So, unang-una, pansinin nyo muna yung sticker ninyo kung anong kulay nung pinaka-outer edge niya. Ibig kong sabihin yung ganito, yung pinaka-gilid niya na ganyan. So, alam ko meron na akong previous na itinuro sa inyo na ganito, pero recap lang ulit. Ayan, no, di ba nakikita nyo, medyo gold or yellow or merong pagkaka-itim-itim yung black. So, ang gagawin natin, mag-offset lang ulit tayo, mag-offset pa rin tayo, pero hindi na natin kailangan pang masyadong malaki. So, gagawin muna natin, i-trace muna natin to, ayan, kulay red. Ibig ko sabihin, kulay red na yung cut neto. Ayan, kulay red na yung pinakagilid niya. Ito, no, kulay red, ganyan. So, mag-offset na tayo dito na ang konting-konti lang. Konting-konti lang. Mga 10 lang, ganyan. So, sa offset natin na yan, gagawin natin tong kulay black. I-till nyo lang siya ng kulay black. Hindi yung todo-todo na black, no? Yung ganito, no? Hindi yung ganyan. Pangit kasi masyado yan. Ang gagawin lang natin, yung medyo konting pagkakaitim lang, ayan. Yung pangatlo lang. So, kasi napansin natin, medyo faded yung black niya dito sa dulo or yung outer edge niya. So, ang gagawin natin, ilalagay natin yan dyan sa ilalim. Ganyan. Pero, yung outer edge nito na kulay, diba kulay red pa to, babaguhin nyo to na kulay blue or kahit anong kulay, basta hindi parehas ng kulay ng red na gamit natin dito. Yan, lagay nyo lang siya dito. Ito nga pala, no, kailangan talagang accurate yung inyong mga cameo kung gagawin nyo tong ganitong technique. So, ayan, no, ganyan. Group nyo lang para hindi gumalaw. So, ito na yung finished product natin, no, para hindi na tumagal yung ating video. Ganito na. Para mas maintindihan nyo yung itinuro ko, ipakita ko sa inyo dito sa send or dito sa cutting area. Ayan. So, yung kulay blue, eto, no, yung sky blue na yan, ayan yung offset natin na nasa ilalim na kulay itim. So, para ang ikakat niya, yung kulay red lang, which is eto, yung nasa loob pa ng kulay itim. So, kung sosobra man siya ng konti, kulay itim yung makakat niya. At least, hindi kulay white. Take note, ha, dapat kailangan talagang calibrated yung inyong cameo kung gagawin niyo yung technique na to kasi hindi siya pwedeng lumagpas ng sobrang-sobra dito kasi papangit. Kasi ibig kong sabihin, kapag ka sa ibang part, lumagpas ng kulay puti, tapos dito naman, kulay itim, di ba ang pangit ng output niya. So next time, no, subaybayan niyo yung channel natin, ituturo ko sa inyo kung paano mag-calibrate ng inyong mga machine
ng inyong mga cameo or kahit anong cameo, 1, 2, 3, 4 yan, napakadali lang. To tell you honestly, mga tropa, no, wala akong nakitang nagka-calibrate ng mabilis kung paano gawin talagang mag-calibrate. Medyo talagang komplikado kasi nalilito talaga ako, hindi ko nakita yung magandang pag-calibrate sa mga tutorial dyan sa YouTube. Kaya in-explore ko na lang at ayun naman, na-calibrate ko ng maayos yung cameo ko at ituturo ko sa inyo ng napakadali. So, balik na tayo dito, no? Ito na yung inyong cutting area, yung kulay red. Ganyan, no? So, napaka-bilog na bilog talaga. At kung may susobra man dyan, konting-konti lang, at least kulay itim. Kasi medyo may kulay itim naman talaga yung outer edge niya. At ito na yung aking output, ipapakita ko sa inyo. Isinend ko na dun sa client. Ito. So, makikita nyo, talagang accurate na accurate. Kung meron mang kulay itim, which is ayun lang naman talaga, meron talagang pagkakaitim yung outer edge niya. Ayan, no? Accurate na accurate. Walang nakat na kulay dilaw. Diba? Napaaganda. So, tandaan nyo, subscribe kayo sa channel ko. Malapit ko nang i-upload kung paano mag-calibrate ng cameo. So, ito yung cutting time ko. Ayan, kinakat ko na siya. At ang gamit ko nga pala dito ay CB09 na blade. Dahil medyo may kamahalan pa yung auto blade, wala pa tayong pambili. So, eto muna, nagtitis muna tayo dito. At napaaganda talaga ng CB09 na blade. Sobrang sulit. Baka talaga hindi na ako magpalit ng auto blade, no? So, baka mag-stick na lang talaga ako dito sa CB09. Eh, no, nakita nyo, napaka-accurate yung pagkakakat ko. Ayan. Kahit na medyo may kulay itim dito, maganda pa rin yung output natin. Unlike sa mga ibang printing business, no, na ang ginagawa nila, meron silang offset na white. So, ang pangit naman nun, no. So, ganito nga yung magiging output pagka may kulay white. So, ipakita ko lang ulit sa inyo. Ayan, no, ganyan yung ginagawa nung iba. Ayan, no, diba, may kulay white. Para nga naman, kapag ka subablay yung cut nila, hindi halata, diba? So, ayun, sana natutunan nyo yung ating content na to. Huwag nyo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel, no? At inuulit ko, kung magsisimula kayo ng business printing, manood kayo, aralin nyo, at huwag na huwag kayong magpapabudol sa mahal magbenta ng mga printer dahil nagsisimula pa lang kayo, lugi na agad ang negosyo. Like, share, and subscribe. Bye-bye.